dalawang matataas na opisyal ng Amerika ang bibisita sa bansa sa Lunes para sa trade mission na ipinag-utos ni US President Joe Biden. Inaasahang magbubunga ito ng karagdagang mamumuhunan sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Para mas palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika pagdating sa trade and investment, magpapadala ng delegasyon si US President Joe Biden dito sa bansa sa susunod na linggo. Ayon sa White House, pangungunahan ni US Department of Commerce Secretary Gina Raimondo ang trade mission. Binubuo ito ng 22 personalidad na itinuturing na top-level executive sa Amerika. Inaasahang darating sila sa bansa sa Lunes. Kabilang daw sa mga tinitingnang oportunidad para mamuhunan ay ang mga sektor ng enerhiya, critical minerals at food security. Ang trade mission na ito, bahagi na pangako ni Biden kay Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa Amerika. Umaasa naman ang Philippine Economic Zone Authority o PESA na mapatataas ng trade mission ang investment portfolio ng mga kumpanya ng Amerika sa economic zones ng Pilipinas. Nitong nakaraang linggo lang nang bumisita naman ang Pangulo ng Australia kung saan nakapag-uwi siya ng 86 billion pesos na investment pledges. Kalakip nito ang 12 kasunduan na magpapalakas ng Philippine-Australian Investment Partnership, kabilang sa mga industriyang makikinabang ang battery manufacturing, plastic water recycling, at waste-to-energy technology. Yun nga lang, matagal-tagal pa raw ang hihintayin bago ito maramdaman ng ating mga kababayan. Pero ang magandang balita, ayon sa Department of Trade and Industry, siguradong magdadala ito ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Gusto natin yung investments natin sustainability-driven, gumagamit ng smart technology, syempre gumagamit ng malinis na teknolohiya, malinis na enerhiya. Gusto natin mas marami pa tayong trabaho na maibigay at yung trabaho na to ay kalidad. Inanunsyo naman ng Malacanang na bibisita si Pangulong Marcos sa Germany at Czech Republic sa susunod na linggo. Yan ay para isulong naman ang kooperasyon pagdating sa ekonomiya at seguridad. Kasama raw ng Pangulo sa Germany ang delegasyon ng Department of Trade and Industry. Layon nilang himuki ng mga dayuhang negosyante na mamuhunan sa bansa pagdating sa renewable energy at aerospace. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.